dito sa Quezon City, kilala bilang tambakan ng basura. At dito ko nakilala ang isang taong nabago ang buhay dahil sa pila. Pitong buwan pa lamang sa negosyo si Marvin, isang dating tricycle driver na laking probinsya. Ngunit ang pagbabago sa buhay ng kanilang pamilya ay kanila nang nadama. Ang tila imposible noon, ngayon ay isa ng katotohanan. Talagang galing kami ng Bacolod. Saka pumunta lang kami rito para magsampalaran. Kasi buhay namin sa probinsya parang hindi maganda. Kasi sa maliit na kwarto, meron kami isang kama. Tapos sa yung mga anak ko pag natulog sa gabi, sa labat, tapos yung mga paa sa ilalim ng kama. Hindi ko makakalimutan talaga na isa-isa magulang yung hindi nadaanan ng lima kong anak na magulang ng isang itlog. Ang ginawa ng panganay ng anak, yung isang itlog, inati, tapos niluto sa kuwali, tapos nung inuunti-unti tanggal, tapos nung natanggal, pag tinanong mo, pwede ka makita sa kabila. Kaya yung isang itlog na yun, nahatiin pa ng lima kong anak. Dapat mo magagawin sa amin. Si dati, yung pagkain namin. Ganito po. Ito po yung ulam ng mga anak ko. Sinasaw-saw lang po ito sa suka. Tapos, kanin lang para pangtawid mo ito. Ano ba yung honey yung hindi mo makalimutan sa dati ng buhay? It's only one thing has changed the world. Meron lang sa kuko, tiisin na lang. Pumasok mo lang ba? It's cast aside for a better truth. You're growing faster with every minute, second photo. I could spend more time with you. Mula sa iba't ibang pinasok na trabaho sa Maynila, hindi pinalad si Marvin na maitaguyod sa isang magandang buhay ang kanilang pamilya. Tatsaga pa ako. Nasa Laguna ako nang nagkabiyahe para lang kumita. Kahit pa paano, makakatawid lang sa pagkain. Kapatid ko, hindi nila makita na pag nakita nila ako naawa sila sa akin. Tapos, panay akong hingi sa kanila. Tapos, may narinig ako pero sabi ko, balang araw makakaawa din ako. Pangalit mo eh. Pero ako po, tiya ako sa kanya. Pero ako mag-apos ko sa pag-ibig. Wala akong misyo ako. Lahat wala. Kaya lang talaga. Alam ka pa rin. Bakit yung binigay sa akin ito? Nagpigil sa puso. Pag ako nagkaroon, hindi sila makarinig yung salita. Nadating na lang sa kanila. Yung naging akutasyon kung bakit ako tumibay. Bakit yung nabawang tumibay. Walang mag-iil sa akin lang. Kahit pa siya ako, hindi dinner ako. Alam niya ang plan for them niya. Kahit isang bote, kaantay niya. Alas dos, madaling araw. Makakabara ako ng isang bote. Ito ang nagsilbing malaking pagsubok kay Marvin upang humanap ng isang oportunidad at iahon sa kahirapan ang pamilya.
nag-attend ako doon sa presentation ng freelance dito sa MacDo, sa Quezonab. Nung nag-attend ako, talagang na-amaze ako dahil sa mga nag-attend sa tingin ko ito na. Kasi hiningi ko sa Panginoon na kung ano niyang ilagay sa isip ko ngayong araw na to, yun ang gagawin ko. Kaya ginawa ko yun kasi alam ko siya ang nagbigay ng sa isip ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip offline. Sa tingin mo ang naging sekreto ni partner Marvin na yung ibang tao hindi nila nagagawa at kung bakit si partner Marvin ay naging successful ng mabilis sa free life? About Marvin, masasabi ko sa kanya is siya yung taong mabilis mong mapasunod. Malalim ang dahilan niya, bakit niya ginagawa to. Kaya sa mga nakaraan niyang buhay na nakita natin, kahit naman siguro sino na nasa tayong hanggang ganon at makakita ng oportunidad para baguhin ang buhay ng pamilya, sa tingin ko, lahat gagawin niya. Laliman mo lang ang dahilan mo ba't mo gagawin ang P-Life. Siguro pinakamalalim na dahilan yung kahirapan. At magtiwala ka lang sa lahat ng uplines mo. Magkaroon ka ng mentor and huwag maging dahilan yung mga sitwasyon para hindi ka makakilos, makagalaw sa free life, kundi gawin mong inspirasyon para lalo mong gawin ang free life. Sa lahat ng biyaya ngayon na tinatamasa ni Marvin at ng kanyang pamilya, nananatiling ang mababang kalooban at matibay na pananampalataya sa may kapal ang kanyang sandigan. At labis ang pasasalamat ni Marvin sa free life na nagbigay sa kanya at buong niyang pamilya ng oportunidad na magbago ang kanilang buhay. Dati isang itlog lang, ngayon ang dami na kaming ulam na kinakain sa lamesa. Dati isang itlog lang, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa free life. Your number one! Mr. Ray Faltinski and Kevin Fournier. Thank you very much talaga. Isa lang si Marvin sa napakaraming Pilipino at sa buong mundo na nabigyan ng pagkakataon ng free life tungo sa isang magandang kinabukasan. Sikap, tiyaga, pananampalataya sa may kapal, mababang loob at tamang oportunidad ng free life ang mga naging sekreto sa tinatamasa niya ngayon kaunlaran. I love you, free life! You're number one! Alam mo kung magkano? Peace lang!